Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit na sa amin ay nagmamahal, ikaw po ay nahabag sa amin na lumayo sa iyo at namuhay sa kasalanan. At kinuha mo ang lahat ng kahatulan, sumpa na nararapat naming tanggapin sa harap ng Diyos. Hinugasan ang lahat naming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo upang hindi na kami tumanggap ng paghatol at ng mga sumpa at ginawa kaming iyong mga anak at binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapunta sa kaharian ng Diyos. Salamat Panginoon sa dakilang biyaya na ito, kaya't ibinibigay namin ang aming pasasalamat, papuri at pagluwalhati sa aming Amang Diyos. Sa oras na ito, salamat po sa pagtitipon sa amin ng mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon upang purihin ang iyong biyaya at pag-aralan ang iyong mga salita at magkaroon ng banal na fellowship kasama ang Panginoon. Naniniwala po kami na ikaw, Panginoon, ay kasama namin sa oras na ito. Pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami gamit ang iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay at punuin kami ng saganang biyaya at buhay at ng Espiritu Santo. Pakiusap, patatagin mo po kami ng maayos upang mabuhay kami sa nalalabi naming buhay na karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Sa lahat ng churches sa aming bansa at sa maraming churches sa ibang bansa, pakiusap, hawakan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo, at gabayan mo po sila na hindi matisod sa gitna ng anumang pagdurusa at paghihirap at upang maipangaral ang Ebanghelyo ng may katapangan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa gayon ay magawa nila ang dakilang gawa ng Diyos, gumagabay sa maraming kaluluwa at maligtas. Nananalangin po kami na ang lahat ng may sakit at nanghihina ay magkaroon ng kinakailangang biyaya at ipagkaloob mo po na magkaroon sila ng lakas. Dahil sa pandemya ng coronavirus, kami po ay nasa paghihirap at maraming pagkontrol para sa pagtitipon at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Panginoon, pakiusap, matapos na po itong sitwasyon na ito sa madaling panahon, kaya kami ay taimtim na nananalangin na kami ay makapangaral ng Ebanghelyo ng mas malaya at magkaroon ng pagkakataon na makagawa ng dakilang gawa para sa Panginoon sa natitira naming oras. Kaya Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming pagkain at tagubilin sa aming paglakad sa bawat oras. Sa oras po na ito, ituro mo po sa amin ang iyong kalooban at mga salita na nais mong ipahayag at ang daan na dapat naming lakaran. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin sa Unang Korinto sa chapter 12. Unang Korinto chapter 12, basahin po natin ang verse 12 at 13. Unang Korinto chapter 12, verse 12 hanggang 13. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Bago po ako magsimula sa sermon, nais ko po na magbigay ng kaunting paalala. Marami ang dumalo ngayon pong Lord's Day. At hindi po ninyo nakita ang isa't isa ng mahabang panahon.
Kaya maraming mga bagay ang pag-uusapan, napakasaya at mabuti. Subalit bago tayo makinig ng sermon, dapat tayong magkaroon ng oras upang tahimik na manalangin at magbulay-bulay. Gayunpaman, dahil sa kwentuhan, mga nakakatuwang kwento, pag-uusap, dahil sa pananabik na makita muli ang isa't isa, ang lugar na ito naging maingay na po. Opo, ito ay medyo maingay. Kaya pakiusap, kahit na kayo ay mag-usap, makakabuti kung hinaan ninyo ang inyong boses. Pakiusap, isipin ninyo ang mga kapatid na nananalangin at kinakailangan din para sa atin na maging tahimik upang tayo ay makapakinig ng sermon, upang magkaroon ng mapayapang puso. Kaya pakiusap, maging maingat po kayo ng kaunti at bawasan ninyo lang ng kaunti ang lakas ng inyong boses. Hindi ko po ibig sabihin na dapat na hindi na dapat kayo mag-usap. Hinaan nyo lamang ang inyong boses upang ang katabi lamang ninyo ang makarinig po nito. Kaya pakiusap, gawin po natin ito. At para naman sa choir team, dapat silang umawit ng magandang himno. Ngunit dahil sa coronavirus, ang choir team ay hindi makapag-ensayo ng magkakasama. Kaya ngayon, ang choir team ay hindi makaawit ng magkakasama. Iilan lamang ang nakakaawit. Kaya nais ko pong marinig yung kanilang awitin tuwing Lord's Day para sa kagalakan at kapayapaan kapag natapos na po ang pandemyang dulot ng coronavirus. Ngunit sa ngayon ang lahat ay limitado pa rin. Noong nakaraang linggo po, nagpunta ako sa Suwon Church. Sa Suwon Church po ay nagdaos ako ng Bible Seminar. At sa pagkakataon din pong ito, maraming tao ang dumalo na nakikinig ng salita ng Diyos at naligtas. At nakita ko na marami ang masaya. Simula sa taong ito, patuloy tayong nagdaraos ng Bible Seminars sa buong Korea. Kaya kahit na ang coronavirus ay aktibo pa rin, marami pa rin mga tao ang nakikinig online, pati na rin sa church. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa Diyos na hinahayaan niyang maraming tao ang maligtas, at lubos din po akong masaya at nagpapasalamat kapag nakikita ko ang mga tao na naunang naligtas na nagsasakripisyo at nananalangin para sa iba na maligtas din. At bilang resulta, maraming mga newcomers ang patuloy na naliligtas. Kaya nga, may mga bagay na dapat sabihin sa mga bagong ligtas na Kristiyano. At ang mga naunang naligtas ay dapat na alam din ng mga ito. Kaya dapat tayong makinig ng paulit-ulit. Kaya noong nakaraan pong linggo, gaya ng nabasa natin sa Ebanghelyo ni Juan sa chapter 15. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan sa chapter 15, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Kaya ikaw ay malinis na. Ibig sabihin, tayo'y nakapakinig ng Ebanghelyo at nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at naligtas ang iyong kaluluwa. Kaya ngayon, ang sinasabi niya para sa isang taong naligtas ay, kayo'y manatili sa akin. Kasi Jesus ang puno ng ubas at ang mga taong ligtas ang mga sanga. Ang puno ng ubas ay makapal. Nakikita natin ang mga sanga na nakakabit sa ugat at konektado sa isa't isa. Si Jesus ang puno ng ubas at ang Diyos ang tagapag-alaga ng ubasan. At ang mga taong naligtas, ang mga sanga na nakakabit kay Jesus. Kaya gayon din sa Juan chapter 15 sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.
Ito ang talata na nagpapaliwanag tungkol sa Christian life ng taong ligtas. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang ligtas na Kristiyano ay dapat manatili sa Kanya habang nabubuhay. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Nananatili ako sa Kanya at ang Panginoon ay nananatili sa akin. Kaya sa Juan chapter 14 verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Sinabi ko rin po nung nakaraang Lord's Day, ako ngayon ay ligtas na. Ibig sabihin, tayo ay nakatanggap na ng kapatawaran ng mga kasalanan, tayo ay naligtas, tayo ay naging mga anak ng Diyos, tayo ay naging mga tagapagmana, natanggap natin ang Espiritu Santo, ang lahat ng ito ay nangyari sa kaparehong oras. Kaya nga, ang taong ligtas ay naligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo at tayo rin ay naging mga anak ng Diyos. Para sa naligtas na Kristiyano, kung alam man niya ito o hindi, ang Espiritu Santo lamang ang nagpaunawa sa kanya ng biyaya ng Diyos. At ang Espiritu Santo ay nasa kanya. Kahit na hindi niya ito alam, ang Espiritu Santo ay nasa kanya. Ngayon na nalaman na natin na siya ay talagang nasa atin habang patuloy na nag-aaral ng Biblia, ito ay isang mahalagang bagay na dapat malaman. At tayo ay magpapatuloy na mamuhay, maglingkod sa Panginoon at sa huli ay mararating natin ang langit at mabubuhay na kasama ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nasa bawat isa sa atin at pinagkakaisa ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sa Efeso chapter 4 verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos, ang kapayapaan ay nakamit sa pagitan natin at ng Diyos at sa pagitan ng mga born-again Christians. Kaya sa buklod ng kapayapaan, ito rin po ay ang pag-ibig. Ang mga born-again Christians ay magkakaisa sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kaya pagkakaisa na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu, hindi niya sinabi na magsikap para maging isa, kundi ginawa na niya tayo na isa. Sinabi niya sa atin na huwag humiwalay dito. Gaya ng nasusulat, na nagsisikap na mapanatili. Kaya kapag ang isang tao ay pinanganak, mayroon siyang mga magulang, gaya ng tatay at nanay na nagsilang sa kanya, may ate, may kuya, may tiyo o tiya, mayroong pamilya na pinag-uugnay sa pamamagitan ng buhay. At may naroon siya sa loob ng pamilya. Gayun din naman, pagkatapos ng kaligtasan, ang Diyos Ama, ang Panginoong Kristo, ang Espiritu Santo at ang iba pang ligtas na mga kapatiran ay magkakaugnay sa pamamagitan ng parehong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at dapat tayong manatili sa pagkakaisang ito na ginawa ng Diyos. Ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos na magsikap manatili ay dahil maaari tayong umalis mula dito. Maging sa mga taong hindi ligtas, habang ang Espiritu Santo ay nagsisikap na gumawa upang maligtas sila, si Satanas din ay kumikilos upang hadlangan ang mga tao na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sa Mateo chapter 13, sinabi dito na ang binhi ay naihasik at ang mga ibon, siya yung pinuno ng himpapawid na si Satanas, ay dumating. Kaya, gaya ng ibon sa himpapawid na kumakain ng binhi na naihasik, ay inaagaw po ni Satanas ang mga salita ng Diyos mula sa puso para yung isang tao ay hindi maligtas. So inaagaw po ni Satanas. Ngayon, ang salita ng Diyos ay nananatili sa isip sa sandaling panahon at pagkatapos ay magtutungo sa puso. Ito ang tamang proseso. Subalit ang ginagawa ni Satanas ay ang kunin ang mga iyon mula sa isip at alaala ng tao. Kaya sa isipan, ang salitang ito ay totoo. Kailangan natin itong sampalatayanan, subalit kalaunan ay nawawala ito. Ito ang gawa ni Satanas. Kaya ang gawa ng Espiritu Santo at ni Satanas ay magkasabay na umiiral. Ang Espiritu Santo ay tinutulungan tayo na maunawaan na tayo ngayon ay naging mga anak na ng Diyos at naging mga ligtas na Kristiyano at tinutulungan tayo na magkaroon ng tapat na puso. Tinutulungan tayo magkaisa at ginagabayan tayo upang mag-ibigan at maglingkod ng sama-sama.
kailanman ay hindi maaagaw ni Satanas ang atin pong kaligtasan. Subalit kaya niyang sirain ang ating buhay pananampalataya at ang pagiging Kristiyano. Sapagkat ang buhay Kristiyano ay hindi sa pamamagitan lamang ng sarili, kundi kasama ng Diyos at ng buong kapulungan na pinag-isa ng Espiritu Santo. Kaya ang pananampalataya ay lumalago, ang pag-iisip at buhay ay nababago at higit na sumusunod sa Espiritu. Subalit si Satanas ay nanggugulo at humahadlang para huwag tayong mabuhay ng mabuti bilang Kristiyano. Kapag ang isang Kristiyano ay namuhay na may tapat na pananampalataya, siya ay mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos at sa huli ay may papalaganap ang Ebanghelyo, mas maraming maliligtas. At kapag mas maraming naliligtas na Kristiyano, mas napapalapit ang oras ng pagpunta ni Satanas sa impyerno kapag napuno na ang bilang ng mga Hentil. Kaya upang mapahaba ang oras, si Satanas ay humahadlang sa gawain ng kaligtasan at pinipigilan nito. Ganito kumikilo si Satanas. Kaya ngayon talata na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu ay nakakatulong sa mga Kristiyano na mamuhay ng maayos na Christian life. Hindi natin ito ginagawa sa pamamagitan ng lakas ng isang tao, kundi ginagawa natin ito ng magkakasama. Kapag ang mga bata ay lumaki ng maayos, hindi ito nangyari ayon sa kanilang sariling pagsisikap. So lumalago sila sa pisikal, sa mentalidad at sa personalidad sa pamamagitan ng pag-ibig, pag-aalaga ng pamilya. Habang yung bata, yung sanggol ay sumususo ng sapat sa bisig ng kanyang nanay. Kaya paano kaya kung ang isang bata ay iwan ng pamilya? Ay, ito'y nakakatakot. Ang bata ay maaaring sakmalin ng hayop habang gumagapang o di kaya may kumuha sa kanya. At dalhin siya sa bahay ampunan. Ayaw ko pong imaginin yung ganito. Kaya gaya nito, ang Kristiyano na naligtas ay hindi maaaring umalis sa kapulungan. Ang kapulungan, ibig sabihin grupo na kasama ang Espiritu Santo. At ito ang tinatawag na church o ecclesia, mga inihiwalay, ibinukod. Ang taong ligtas ay taong inihiwalay o ibinukod kahit na ang kanilang katawan ay nabubuhay pa dito sa mundo. Kaya sabi po sa 2 Korinto 6 verse 17, lumabas kayo sa kanila at humiwalay. Sa 1 15 verse 19, dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan. Kaya dapat ninyong malaman na kayo ay nabibilang sa kapulungan ng mga inihiwalay upang pumunta sa langit, upang maluwalhati, at upang mamuhay ng ayon sa Espiritu Santo. Kaya nga po pinag-aaralan natin ang buhay na nananatili sa Panginoon. Tunay nga na kailangan nating mabuhay sa Panginoon. Ang born again na naligtas ay tinatawag na isang Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Kristiyano ay ang siya yung tao kung saan nananahan si Kristo. Sa Roma 8 talatang 9, subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. Silang mga naligtas ay mayroong espiritu ni Kristo. Yung mga magnet nagdidikit-dikit kapag ang mga ito ay nagkakalapit. Gaya nito, silang mga naligtas ay malapit sa isa't isa sapagkat sila ay mayroong parehong pananampalataya, parehong pag-asa, parehong layunin ng buhay at may iisang pag-ibig. Maging ang tao mang iyon ay may magandang anyo o wala, may pinag-aralan o wala, wala na itong halaga. Maging sa katayuan, kulay o lahi ay walang halaga. Dahil sa pagiging born again, ang pag-ibig ay dumarating at humahayong kasama nila at nagiging malapit sila sa isa't isa. At mayroon silang isang pag-asa at isang layunin ng buhay. Ito ay napaka-misteryoso. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Kaya sa mundong ito, ang mayaman ay malapit sa mayaman. Ang mahirap ay malapit sa mahirap. Ang politiko, yung gangster at iba pa, tama po ba nagiging malapit sila sa isa't isa? Sila ay tapat sa kanilang sarili. Kaya ang nangyayari, grupo sa grupo, sila ay nagtitipon ayon sa kanilang uri. Kaya, halimbawa din, maging sa ibon, mayroong maya, mayroong pong kalapati, maging sa mga isda. Ang mga isda ay nakagrupo din ayon sa kanya-kanyang uri.
Kaya tayo ay ngayon hindi nagtitipon ayon sa physical na kondisyon, kundi kung titingnan po natin sa Biblia, sa ikalawang Korinto chapter 5 sa verse 16, kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Sapagkat ano ang physical na kondisyon ni Jesus? Hindi siya nag-aral sa paaralan. Wala siyang anumang posisyon sa gobyerno. Siya ay namuhay bilang isang anak ng karpentero sa loob ng 30 taon. Kaya nga, tinawag niya silang mga hindi nakapag-aral at ginawa silang mga alagad at nagdusa. Siya ay lumibot sa Israel sa loob ng 3 at kalahating taon. Siya ay binaliwala ng sarili niyang bayan at hinatulan ng kamatayan doon sa krus. Kaya kung titingnan po natin ang kanyang pisikal na anyo, si Jesus ay walang anyo ng kagandahan na magugustuhan natin sa kanya. Kaya sa Isaiah 53 verse 2, sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat at tuyong lupa, siya'y walang anyo kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Kaya kung iguguhit ng tao si Jesus, ginagawa nila itong kahanga-hanga at gwapong lalaki. Gayon man, sinasabi ng Biblia, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya. Walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang Panginoon ng ating kaligtasan. Kaya bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, bagaman ang mga alagad ni Jesus ay kilala siya sa pananaw ng laman, nagkamali po sila ng pagkaunawa. Ngayon, pagkatapos nating mga Kristiyano na matanggap ang kaligtasan, hindi natin kinikilala ang tao sa pananaw ng laman. Ibig sabihin, maging mabuti man sila o masama, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, may dakilang personalidad o wala, ang mga ito ay maglalaho pagkatapos lamang po ng ilang sandali. Hindi tayo kumikilala ng kagaya nito. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya kinikilala natin ang tao sa panloob na nagkaroon ng bagong pagkatao ni Kristo. Dahil dito ay mayroon tayong pakikisama. Ito ba? Tama? Magtipon kayong mga mabuti lamang. Tama ba yun? At makikipag-fellowship tayong mga mahirap? Sa church, ganun? Tama po ba ito? Hindi po. Kung merong ganitong mga grupo, problema po ito. Silang may mga pinag-aralan ay mayroong pakikisama sa isa't isa, at silang walang pinag-aralan, mayroon din pakikisama sa isa't isa, hindi po ito dapat mangyari. Hindi natin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman, sapagkat ito ililipas sa ilang sandali. Ngayon, pagdating ng Panginoon, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay magdalaho at tanging mga born-again Christian, ang panloob na pagkatao na namuhay ayon sa Espiritu at ang lahat na namuhay ayon sa kalooban ng Diyos ang mananatili sa harapan ng Panginoon. Kaya ang fellowship ng mga Kristiyano ay banal na fellowship na hindi kayang unawain ng mga makamundong tao. Kailangan nating manatili sa kapulungan na ito ang pananatili sa Panginoon. Kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, dito ay magkakaroon tayo ng maayos na Christian life. At tiyak, bagaman nagkaroon na tayo ng kaligtasan, ay hindi tayo makakapamuhay ng Christian life ng mag-isa. Pag-isipan po natin ito ng sandali. Isipin natin na mayroon lamang isang kalapati. Kahit na maganda ang kalapati, dahil ito ay simbolo ng kapayapaan at ng kabutihan, kung ito'y nag-iisa, posible ba itong mabuhay? Ang kalapati ay lumilipad kasama ang kanyang grupo. Ang mga maya kasama ang mga maya. At ang isda kasama ng mga isda. Nakita niyo na po ba ang mga ito? Ang Espiritu Santo ay inananahan sa lahat ng mga naligtas ngayon. Ang mga naligtas ay naging isang kapulungan na makakapunta sa langit. Dapat nating matutunang manatili sa Panginoon. Naligtas po ako noong October 30, 1962, bandang alas 8 ng gabi. Kaya sa darating na October 30 ay ang ika-anim na pong spiritual na birthday ko po mula nang ako'y maligtas. Ang panahon ng aking buhay ay mabilis na lumilipas. Nang panahon po na iyon ay alam ko na ligtas na ako.
Subalit walang sino man ang nagturo sa akin kung ano ba ang church. Hindi ko alam kung ano ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ako ay naligtas at dapat kong ipangaral itong ebanghelyo. Ngunit hindi ko kayang gawin ito sa pamamagitan ng aking sariling kapangyarihan. Kaya inisip ko na kailangan kong matanggap ang Espiritu Santo. At paano ba mapupuno ng Espiritu Santo? Naglipot ako para hanapin yung mga makapangyarihang mga monasteryo. Naisip ko din na kung pupunta ako doon, makakakilala ako ng mga makapangyarihang tao. Doon sa bundok ng Samgak, sa bundok ng Kieryong, bundok ng Yongmun, bundok ng Chilbo, katulad po ng mga ito. Anyway, naglibot ako upang hanapin ang mga sikat na banal na church. Marami ako nakilalang mga tao, ngunit ang nakapagtataka ay hindi tama ito, hindi rin tama iyon. Sa totoo lang, kung hindi ako naligtas, tiyak na nalapa ako ng masamang espiritu doon. Nabatid ko iyon ng eksakto. Hindi rin ito. Kalauna naunawaan ko kung ano ba ang church, kaya mula ng oras na iyon natutunan ko ang Bible ulit at nagkaroon ako ng natural na Kristiyanong pamumuhay sa loob ng church. Kaya ang ating Christian life ay buhay na nananatili sa Panginoon. Sinasabi sa Juan chapter 15 na si Jesus ang puno ng ubas at ang mga taong ligtas ay ang mga sanga na nananatili sa puno ng ubas ay lumalago sa pamamagitan ng panustos na mula sa ugat. Ito po ay upang ipagkaloob ang masaganang biyaya at buhay na aking nabanggit noon pong nakaraan. Ngayon namang araw nito, nais ko pong ibahagi sa inyo ng kaunti ang patungkol kay Jesus na siyang ulo at tayo naman ang mga bahagi na nakakabit sa katawan. Ang puno ng ubas at ang mga sanga ay relasyon sa pagitan natin at ng Panginoon. Kaya mayroong masaganang buhay, salita, pag-ibig, at kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumikilos. Gayun din ang ating katawan. Si Jesus ang ulo, tayo ang katawan. At bawat isa ay mga bahagi ng katawan. Alam niyo po ang mga bahagi ng katawan? Mayroong mga mata, mayroong bibig, may tainga, may mga kamay, paa, at marami pang mga bahagi na hindi nakikita sa loob ng ating katawan. Ang mga ito ay nagiging isa at ang ulo ang siyang naguutos sa katawan. Kapag ang main nerves sa ulo ay nagutos, lahat ng mga nerves hanggang sa peripheral nerves, ito ay kumikilos ayon sa perpektong pagkakasunod-sunod. At ang buhay at lahat ng mga bahagi sa buong katawan na natutustusan ay kumikilos sa perpektong pagkakasunod-sunod. Tingnan niyo po ito. Kapag iniutos ng ulo sa kamay na gumalaw, ito ay gagalaw. Ha? Kumilos ka at ikaw ay umalis, tingnan mo ito at ito ay sumusunod. Ito ang sinabi ng utak niyo, di po ba? Ang ulo ay si Jesus. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa atin. At ipinahahayag niya ang kalooban ni Jesus sa pamamagitan ng church. Ipinahahayag ng Espiritu Santo ang kalooban ng Panginoon na ulo ng church. Kaya sa talata na ating binasa sa 1 Corinto chapter 12 sa verse 12, ang katawan ay iisa. Ang katawan ay iisa, tama po ba? Ang ulo ay iisa, ang katawan ay iisa. Ang katawan ay maraming mga bahagi. Mayroong maraming mga bahagi sa katawan. Gayun din, lahat ng mga bahagi ng katawan na marami ay iisang katawan, gayun din si Kristo. Kaya, sa Roma chapter 12, sa verse 5, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Kaya pareho lamang nito ang ibig sabihin. Maraming tao ang naligtas at ngayon sila ay naging isa. Ngayon sila ay naging mga bahagi. Sila naging iisang katawan kay Kristo at mga bahagi ng, sa isa't isa. Ang mga may asawa, bago sila ikasal, sila ay hiwalay. Meron silang magkaibang kasarian, namuhay sa magkaibang kapaligiran, subalit sila ay naging isa sa pamamagitan po ng pagpapakasal. Ang dalawang tao ay naging isang katawan. Ang isang Kristiyano ay naging isa sa Panginoon. Kaya kapag ang brother at sister ay nagpakasal, sila ay nagiging isa sa Panginoon.
At ang ulo ng dalawang ito ay si Jesus. Ang ulo ng asawang babae ay ang asawang lalaki. At ang ulo ng lalaki ay si Kristo. Kaya ang dalawa ay nabubuhay upang paglingkuran ng Panginoon na siyang ulo. Kung sinasabi ng asawang lalaki, gagawin ko kung ano ang gusto ko, makinig ka sa akin. Sinasabi rin ng kanyang asawa, tao rin naman ako ah, mabubuhay ako ayon sa gusto ko. Hindi po dapat ito mangyari. Ang asawang lalaki ay hindi perpekto, gayon din ang asawang babae. Si Jesus ang ulo. Ano ba ang sinasabi mo? Ako ang iyong ulo? Ngunit sinusubukan mong maging ulo? Ganito ang sasabihin po ni Jesus. Magkapareho lamang po ang bagay na ito. Kaya, ang church ay isa pong hiwaga. Sinasabi ng mga tao na ang pagsamba ay isang gawain na ang mga tao ay nagkakatipon upang umawit ng himno at manalangin. Sabi nila, anyway, ang pagsamba ay nagpasimula, ang pagsamba ay tapos na. Hindi natin sinasabi ang ganito. Hindi po ganito ang pagsamba. Sa Juan chapter 4, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at Katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay hindi laman, kundi Espiritu. Espiritu Santo. Kung ang Diyos ay laman, pakikinggan at pag-iisip ang mabuti ng Diyos sa mga magalang at solemn na pagtitipon at magagandang himno. Nakikita natin yung mga gawang ito ng kabanalan dahil tayo po ay may katawan. Ngunit ang Diyos ay Espiritu. Kaya kung mananalangin man tayo ng nakaluhod, nakapikit ang mata o nananalangin habang naglalakad, hindi mahalaga kung ano man ang ating postura. Siyempre, mainam na ipikit ang ating mga mata at lumuhod para malinaw ang ating pong isipan. Gayunpaman, ang anyo ng ating pananalangin ay hindi mahalaga sa harapan ng Diyos. Hindi ito sinisisi ng Diyos. Ano pong mahalaga? Ang mahalaga dito ay ang saloobin ng pananalangin. Yung saloobin. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay hindi interesado sa pormal at dalisay na anyo ng pagsamba. Dahil ang Diyos ay walang katawan, mabuti na awitin ang isang himno ng maganda. Mapapahanga nito ang mga tao. Subalit ang Diyos ay walang physical na tainga gaya ng sa atin. Hindi nais ng Diyos ang mga pagkakaisa na may magagandang himig, ang puso ng isang tao na umaawit ng himno ang mahalaga. Nakikita ng Diyos ang mga himno na naglalaman ng katapatan ng mga puso, hindi yung tinig ng mga kumakanta. Ang mga tao ay nabubuhay sa isang linggo ayon sa kanilang sariling paraan. At kapag linggo na, ngayon ay linggo. Hindi man lamang nila binabasa ang Bible, kaya ang Biblia nila ay marami ng alikabok. Kaya ipinapagpag po nila yung alikabok nung kanilang Biblia. Pagkatapos, nagbibihis sila ng maayos. Yung Biblia may alikabok. Tapos papagpagin nila yung alikabok. Tapos magbibihis sila ng maayos. Tapos sasabihin nila, Diyos, tanggapin mo ang aking handog na buhay. Ito ba ay handog na buhay? Ito ay isang handog na patay. Ang Diyos ay hindi isang Diyos-Diyosan. Hindi siya Diyos-Diyosan. Ayon sa Roma chapter 12 sa verse 1, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Dapat nating ibigay sa Diyos ang ating katawan. Here, Lord, I give myself away. This all that I can do. Paano? Ito ba isang handog na buhay sa Diyos na maligo, magsuot ng malinis na damit? Ay hindi po. Hindi po. Ang lahat ng inyong sinasabi at ginagawa sa katawang ito, ito yun, yung ginagawa at sinasabi sa katawang ito ay isang handog na buhay sa Diyos. Kaya nga, sa Roma chapter 12 sa verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Huwag nating tularan ang masama, mapangalunya at mapaghimagsik na salinlahing ito, kundi humiwalay. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Nating pag-iisip ay unti-unting mababago sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
at upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Matututunan natin kung ano ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos at magagawa nating makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang buong buhay po natin ay pagsamba. Ang pagsamba ay isang buhay kung saan ang mag-asawa ay nakikipag-usap sa salita at nabubuhay para sa Panginoon sa loob ng tahanan. Kapag kayo ay pumapasok sa trabaho, maraming tao doon ang hindi ligtas. Kapag kayo ay namuhay ng maayon sa gitna nila bilang isang Kristiyano, ituturing kayo ng inyong mga kasamahan bilang isang tunay na Kristiyano. Ang isang mananampalataya kay Jesus na umiinom kasama ang mga hindi mananampalataya at nasisiyahan sa walang kabuluhang pagbibiruan, at sinasabi ng kanyang mga kaibigan, sumasampalataya ka kay Jesus, ngunit umiinom at nagsasaya ka na kasama namin, wow, ang cool mo naman. Ang ibang tao ay hindi umiinom dahil sa kanilang pananampalataya. At hindi rin sila nagsasaya kasama namin. Ang galing mo talaga. Subalit sa kanilang isipan, sinasabi nila, peke ka. Iniisip nila na peke ka. Ang mga tao ngayon ay hindi maniniwala kay Jesus kahit mangaral siya. Manampalataya ka lamang kay Jesus. Manampalataya ka na lang kay Jesus. Huwag mo na akong isipin. Bilang born again, kung ang ating pananalita at mga gawa ay karapat-dapat, ang mga hindi mananampalataya ay magsasabing, ang taong iyon ay isang tunay na Kristiyano. Mapagkakatiwalaan siya. Gusto ko rin magkaroon ng ganyang pananampalataya. Nanaisin nilang malaman ang inyong pananampalataya. Sa oras na iyon, kapag nag-evangelize ka, tatanggapin nila ito. Dapat ko rin pag-aralan ng Biblia. May puso silang maniwala. Kaya kailangan maging mabuti tayo sa pananalita at pagkilos sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Ingatan ninyong malinis ang budhi. Kung magkakayon ang mga taong hindi naniniwala kay Jesus, ay mauunawaan po nila na nagkamali sila kapag nagsalita sila ng maling bagay sa atin. Ang isang hindi ligtas na asawang lalaki ay minumura at inaabuso ang kanyang ligtas na asawang babae dahil nananampalataya kay Jesus. Ngunit kapag ang asawang babae ay hindi nakipag-away sa kanyang asawang lalaki at namumuhay na may takot sa Diyos at may pusong maka-Diyos, nakikita ng asawang lalaki ang pagbabago ng buhay ng kanyang asawang babae. Napakabait na tao ng aking asawa. Ang pananampalataya ng aking asawa ay tunay. Ako ang nagkamali. Kaya ang asawang lalaki ay nagkakaroon din ng puso na may takot sa Diyos at isang pagnanais na sumampalataya. Upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Kaya sa umpisa sinasabi niya na palabas lang yan. Tingnan ko kung hanggang kailan magiging ganito siya. Subalit ang asawang babae ay tuloy-tuloy na nagbabago ang buhay. Pagkatapos ang asawang lalaki ay nagkakaroon na siya ng takot sa Diyos. Kaya noon, nag-evangelize po ako sa Mukpo sa loob ng 5 years. Merong isang nanay na may anak na kambal, nagkaroon siya ng isa pang anak. Kaya mayroon ng kabuuang 3 anak. Palagi siyang dumadalo sa church kasama ang kanyang 3 mga batang anak. Siya'y napakatapat. Tayo ay nagkakabisado ng mga talata sa Biblia. Ako po ay gumawa ng Bible memory verse card tungkol sa Diyos, tungkol sa kaluluwa, tungkol sa banal, tungkol sa Biblia, tungkol sa pag-asa. Kaya sa ganitong paraan, ako'y gumawa ng mga card at sinuportahan ng mga banal na magkabisado. Subalit ang sister na nanay na ito, kinabisado niya ang lahat ng Bible cards ayon sa pagkakasunod-sunod. Hindi man lamang siya nagkakamali. Subalit ang kanyang asawa, inaabuso siya at pinagbabawalan siyang pumunta sa church. Kaya nagsabit siya ng larawan ni Jesus sa pader. Isang araw, hinampas ng kanyang asawa ang picture na nasa pader gamit ang kanyang kamay. Dahil dito, nabali ang kanyang kamay. Hinampas niya yung larawan na nandoon sa gilid. Totoo po ito. Nung hinampas niya ito ng kanyang kamay, nabali yung kanyang kamay. Kaya ang taong ito'y labis na nagulat. Nabali yung kamay niya. Ang taong ito'y labis na nagulat at sumuko siya. Ako'y nagkamali. Sabi niya, ako'y nagkamali. Hindi po malinaw kung yung asawang lalaki ba ay naligtas ng matagal. Subalit, inamin niyang siya'y nagkamali.
pinamumunuan po ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya, ang ibig sabihin ng pagsamba ay kung ano ang ating sinasabi, iniisip, ginagawa, at sa buong buhay ng pagsunod sa salita ng Diyos sa ating tahanan, trabaho, church building. Sinasabi ng Biblia na kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya mga kapatid, nakita nyo na ba ang mga brothers and sisters naglilinis pagkatapos ng Bible seminar? Pati ang CR ay kanilang nililinis. At sila'y naguhugas sa loob, namumulot ng mga kalat at ng basura. Meron bang sino man ang nagutos sa kanila? Sa totoo po, ginagawa nila ito ayon sa pagkakahati-hati ng mga responsibilidad. Sila na nangangaral ng salita ng Diyos sa church, sila na mga nagluluto sa kusina, sila na mga naglilinis, sila na ginagawa ang kanilang gawain sa church. Ang kanilang mga ginagawa ay pagsamba sa Diyos. Alam niyo po ba ito? Ang pamumuhay ay ang pagsamba mismo. Simulan na natin ang pagsamba, tapusin na natin ang pagsamba. Kung may sino mang magsabi ng ganito, ito po ay mali. Saan sa Biblia sinasabi ang ganito sa atin? Ito po ang sinasabi ng mga taong relihiyoso lamang. Kaya ang pamumuhay ng Kristiyano ay hindi nagsisimula sa kung ano ang iniisip ng mga tao sa sanlibutan. Sinasabi ko po ang salitang ito upang ipaliwanag na si Jesus ay ang ulo. Kaya tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 12 sa verse 13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Sa Griego, sabi niyang Griego, ibig sabihin sila ang mga kinatawan ng mga Hintil. Mga Hudyo ay ang mga Israelita na pinili ng Diyos at ang mga Hintil ay ang mga hindi mga Israelita. Ang turing ng mga Hudyo sa mga Hintil ay parang aso. Sila'y walang Diyos at sila'y walang pag-asa. Gayunpaman, kung sila'y maligtas, ang mga Hudyo at mga Hintil nagiging isa. Kahit na mga Hudyo ay mga taong pinili ng Diyos, sila ang pumatay kay Jesus. Dahil dito, sila'y ikinalat sa ibang mga bansa sa mundo at sila'y kakilakilabot na pinapatay ng ibang mga bansa sa loob ng 1,900 years. Ito ba'y dapat nilang ipagmalaki? Ngayon, sila'y nagsiuwian na sa kanilang sariling lupain at sila'y naging malakas na bansa sa mundo. Subalit hindi ito nangyari dahil sa sila'y sumusunod na sa Diyos. Kahit na ang mga Israelita ay nawasak, subalit ang Diyos ay hindi po patay. Ginawa iyon ng Diyos upang ipakita na ang Diyos ay nabubuhay pa rin. Kaya nga sa Ezekiel chapter 36, ngunit nang sila'y dumating sa mga bansa, saan man sila dumating, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan. Sila ba ang mga sambahayan ng Diyos? Ngunit bakit sila pinatay ng ganoon? Bakit ang lupain ng Israel na ibinigay sa kanila ng Diyos ay nasira? Marahil ay patay na ang Diyos. Kaya ang pangalan ng Diyos ay nalapastangan dahil sa pagkawasak ng Israel. Kaya nga po sa Roma chapter 1, sinasabi ng Biblia sa mga Hudyo, sa Roma sa chapter 2 verse 24, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga Hintil dahil sa inyo. Gaya ng nasusulat. Kapag nakikita sila ng mga Hintil, sinasabi nilang, patay na ang Diyos. At sila'y naikalat sa ibang mga bansa sa buong mundo at pinagpapatay, nawasak ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y winasak. Ang Diyos ay hindi mupatay. Sila'y nanumbalik sa kanilang lupain at napagtagumpayan ng malalakas na mga bansang Arabo at naging malaya. At sa panahon natin ngayon, sila'y naging malakas na bansa. Bakit po? Sa Ezekiel chapter 36, kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo o sambahayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Kundi alang-alang sa aking banal na pangalan. Kaya nga, malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon. Ibig sabihin na ang mga bansa ay ang buong mundo. Ngayon ay buhay ang Diyos ng Israel, sabi ng mga tao. Kaya sa mga Israelitang bumalik sa Israel, kakaunti lamang ng mga Hudyo ang naniniwala kay Jesus. Hanggang ngayon, iniisip nilang si Jesus na ipinako sa krus ay hindi ang Mesiyas. Sila po yung mga nasa Judaismo, sinisika pa din nilang patayin ang mga taong naniniwala kay Jesus. Mayroon din napakarami mga homosexual doon po sa Tel Aviv. Sa lupain ng Israel sa tabi ng Mediterranean Sea, mayroon din napakaraming mga Hudyo ang hindi naniniwala sa Diyos.
Ngunit bakit nga ba ibinalik ng Diyos ang Israel sa kanilang sariling lupain at ginawang malakas? Ang dahilan ay para sa pangalan ng Diyos. Opo, totoo ang mga Kristiyano ngayon. Tayo ay mga naipanganak na muli. Tayo ay mga anak ng Diyos na makakapasok sa langit. Dapat nating luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Ang dahilan kung bakit naging malaya ang Israel ay upang ating malaman na ang Diyos ay nasa likod nila para patunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos at tayo na mga Kristiyano ay mga totoong mga anak ng Diyos at ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Kaya naman, dapat tayong magbigay luwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng ating buong buhay. Subalit, ito ay posible na hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas kundi sa pananatili po sa fellowship. Naintindihan nyo na po ba? Ito po ay napakahalaga sa atin. Kaya nga, sa 1 Korinto sa chapter 12 verse 13, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismoan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Kaya ang mga Hudyo at mga Hintil ay talagang magkaiba. Ngunit, maging alipin o mga laya. Kaya ng panahong ito, may mga taong nasa kalagayan ng isang alipin. Sila ay mga alipin. Ang alipin ay sa Griego ay doulos. Ibig sabihin ay alipin. Sila ay ipinagbili at binibili na kagaya ng mga hayop. Sila ay may malaking utang. Kung hindi nila ito mabayaran, sila ay ipinagbibili bilang alipin. Kaya ang mga anak nila ay ipinagbibili din bilang alipin. At ang mga tao ay maaaring silang muling ipagbili sa ibang mga tao. Ang mga alipin ay walang sariling kalooban. Dapat niyang gawin ang anumang iutos sa kanya ng kanyang amo. Kapag ang kanyang amo ay nag-utos na siya ay pumunta doon at bumalik dito, kailangan niya itong gawin. At kahit na patayin ng amo ang kanyang alipin, walang sino man ang maaaring magreklamo tungkol dito dahil ang alipin ay pagmamay-ari ng amo. Ganito po ang alipin. Alam niyo po ba? Alam po ba ninyo kung gaano kamiserable ang katayuan ng mga alipin? Sa nakaraan, ang mga itim ay pinagbibili bilang mga alipin na gaya ng mga hayop. Alam na alam niyo po yun, ang mga alipin at ang mga malaya ay talagang lubos na magkaiba. Ang malaya ay siyang namumuno sa mga alipin. Walang sino man ang namumuno sa mga malaya, ngunit ang alipin ay walang magagawang anuman sa kanyang sarili. Pagkatapos ng kaligtasan, maging Hudyo o Griego, alipin ng mga malaya, sila ay naging isang katawan sa pamamagitan ng isang Espiritu Santo. Tayo ay naging isa sa pamamagitan ng pagtanggap sa buhay at isang Espiritu Santo. Kaya ngayon, wala nang pagkakaiba sa mga Hudyo at mga Hintil. Wala nang pagkakaiba sa mga alipin o malaya. In one fraternal bond of love, to Christ the Lord of love we sing. Shall we not then draw closer still? Heart, hand, and hope, and service not one? Beloved, come, our Father's will in and through us may yet be done. Kung ang kulay ng balat ay magkatulad o magkaiba, at kahit na magkaiba o magkatulad ang ating katayuan, ay hindi na ito mahalaga sa atin. Tayo ang mga taong mabubuhay sa langit magpakailanman. Kaya mayroon bang klase ng posisyon sa langit? May pagkakaiba ba? Wala po. Ngunit tinitingnan ng Diyos kung paano tayo namumuhay bilang isang Kristiyano. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Kaya, nang tayo ay naligtas, tayo ay binautismon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alam man natin ito o hindi, hindi po ito mahalaga. Tayo ay binautismon sa Espiritu Santo at tayo ay naging isang katawan. At tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ibig sabihin po na binibigyan tayo ng Diyos ng espiritual na biyaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung paanong nilalanghap natin ang hangin at tayo nabubuhay, ang mga naligtas ay patuloy na binibigyan ng masaganang biyaya ng Diyos ng buhay at ng mga espiritual na mga bagay na kagaya po ng ating paghinga sa hangin. Kaya nga, ngayon, tayo'y nabubuhay bilang katawan ni Kristo. Si Jesus ang ulo at tayo ang katawan. Ang ulo at katawan ay ganap na magkaugnay. Ang paglago ng katawan ay tinutustusan ng pituitary gland mula sa ulo, pagkatapos ang katawan po ay lumalago. Noong ako po ay
nasa Gwangju pa noon, meron pong isang brother. Ang kanyang ulo ay ganito kalaki. Ang kanyang katawan ay katulad ng sa bata. Ang kanyang edad ay matanda na. Ang tanungin ko kung paano siya naging ganoon. Siya'y sumagot, siya'y nagkaroon daw ng surgery, lymph node surgery. May nagawang mali ang doktor at naputol niya ang ugat na patungo sa pituitary gland. Kaya siya hindi na lumaki pa. Kaya ang ulo ay malaki ngunit ang katawan ay maliit kagaya ng sanggol ng bata. Ang growth hormone upang lumaki ang katawan ay isinusupply ng mula sa ulo. At ito ay konektado sa lahat ng ugat, mula sa cranial nerves na mula sa ulo patungo sa central and peripheral nerves. Alam niyo po, kapag ang ulo ang nag-utos, kikilos na nagkakaisa ang buong katawan. Yan ang church. Konektado kay Jesus ang taong ligtas. Konektado ang ulo at ang bawat bahagi mula sa dulo ng daliri hanggang sa dulo ng mga paa. Ang mga ugat ay konektado sa buhay at sa Espiritu Santo. Kaya naman, kapag natututunan natin ang salita ng Diyos, patuloy nating nauunawaan ang kalooban ng Panginoon na siya ang ulo at tayo'y sumusunod. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan ang salita ng Diyos at binibigyan tayo ng puso na sumusunod sa salita ng Diyos. At binibigyan din tayo ng kalakasan upang sumunod. Sa Filipos po, chapter 2 verse 12, 13, maaari po bang ipakita ito sa screen? Filipos chapter 2 verse 13. Nakikita na po? Kung hindi ninyo ito nahanap, maaaring tumingin po kayo sa screen. Sa Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, kayo tumutukoy sa mga kapatid na naligtas, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Diyos, si Kristo, Espiritu Santo, pareho po itong lahat. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa atin para sa kanyang mabuting kalooban, para sa kalooban na nakalulugod sa Diyos, maging sa pagnanais at sa paggawa. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin ang kalooban ng Diyos, ang kalooban na nakakalugod sa Diyos at nagbibigay sa atin ng pagnanais na gawin ang kalooban, hindi sa pilitan. My one wish, Lord, is this alone, to serve Thee all my days, then rise to stand before Thy throne and sing Thy deathless praise. Ngayon, hindi na natin ginagawa kung ano ang nakakalugod sa atin at kung ano ang gusto natin, kundi ang kalooban na nakakalugod sa Diyos. Hindi natin dapat gawin kung ano ang kinasusuklaman ng Diyos, kundi dapat gawin kung ano ang nais ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagnanais at paggawa para sa mabuting kalooban ng Diyos. Siya rin ang nagbibigay ng kalakasan para sa paggawa. Kaya Diyos ang kumikilos sa atin maging sa pagnanais at sa paggawa. Tinutulungan tayo ng Diyos, kaya kung kayo ay nasa grupong iyon, maaari ninyong maunawaan ang kalooban ng Diyos at gawin ang kalooban ng Diyos na may pagnanais na gawin iyon. Yan po ay kusang nangyayari. Hindi nyo kailangan pilitin ang inyong sarili na gawin iyon. Kaya matapos maligtas, ano ang dapat kong gawin upang mabigyang lugod ang Panginoon? Kaya sinasabi sa 1 Corinthians sa chapter 12, sa verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Makikita po ninyo sa screen. Kayo nga ang katawan ni Kristo at kayo na siyang mga ligtas, ang katawan ni Kristo ay pinagsama sa lahat, ang katawan ni Kristo. At pagkatapos, ang bawat isa sa atin ay tinatawag na bawat isa'y mga bahagi. Ang ilan ay gumaganap ng gawain ng bibig. Dito po nagsisilbing bibig ang mga ngaral. May mga mata, may mga kamay, may mga paa, at may mga puso. Ang katawan ay walang bahagi na hindi kailangan. Hindi tayo mabubuhay kung wala silang lahat. Kaya nga, tayo ay nagiging isa. Naglilingkod sa Panginoon ang ulo at tinutupad ang kanyang kalooban. Hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa.
Ano ang gagawin ng mga kamay kung hindi ito konektado sa inyong katawan? Kung gagawin ko po ito at tatamaan ito, maaari itong masira. Ang kalakasan ba'y nanggagaling sa aking kamao? Kung may lakas sa kamao ko, dapat may lakas yan kahit putulin ko ito. Kung puputulin ninyo, ito ay walang kabuluhan. Nasa katawan po ang kalakasan. Sa katawan ko, kapag nagsasalita ako, tila may lakas ang bibig. Kapag tinitingnan ko mabuti ang aking mga mata, tila may lakas ang mga mata. At kapag sinipa ko itong aking paa, tila may lakas ang mga paa. Kapag ito'y nakakabit sa katawan, ang katawan ang nagbibigay ng kalakasan. Malinaw po ba? Ito ay isang talagang lihim, isang espiritual na pamayanang pinag-isa ng Espiritu Santo, isang kapisanang buhay na nakakabit kay Kristo na siyang ulo. Ito'y hindi isang organisasyon na nilikha sa paraan ng ilang tao. Isang espiritual na komunidad na pinag-isa ng Espiritu Santo. Iyan po ay ang church. Kaya nga, ito ang church. Buksan po natin ang Efeso sa chapter 4. Chapter 4 po ng Efeso. Sa mga hindi nakahanap ng verse, lalabas po ito sa screen ngayon. Babasahin ko po muna yung Efeso sa chapter 4 sa verse 3. Efeso chapter 4 verse 3. Kung hindi nyo pa nahanap ay yung mga talata, tumingin na lamang po sa screen. Sa Efeso chapter 4 verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ito ang bigkis ng pag-ibig. Pinag-isa tayo ng Espiritu Santo. Dapat ninyong panatilihin ang pagkakaisa. Hindi kayo pwedeng umalis. Pagkatapos, tingnan po natin yung verse 13. Efeso chapter 4, verse 13. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Kaya hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at ng ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Pagkakaisa. Dapat naiisa ang ating pananampalataya upang tayo maging isa sa Espiritu Santo hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at ng ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang. Kaya ang ibig sabihin ng taong may sapat na gulang ay lumalago ang ating mga individual na personalidad at palago ng palago ang nagkakaisang church. Palago ng palago ang nagkakaisang church. Nang nagsimula ang ating church noong una, bata pa ang church. Tulad sa nag-aaway ang mga bata kapag nagtitipon at kapag sinusubukan nilang kumuha ng laruan, dahil sa maliliit na mga problema, nag-aaway sila at nag-iingay. Kapag lumalago na ang church, tahimik na ito kapag lumalago na ang church. Hindi lamang ito tahimik, kundi ito ay palaging sumusunod. Ipangaral natin ang Ebanghelyo. Oo! Mahalin natin ang isa't isa. Opo. Tulungan natin ang mga kapatid na nasa kahirapan. Siyempre. Ang pagiging isa sa salita ng Diyos at ng Espiritu Santo, sila'y kumikilos bilang isang katawan. Hindi nila sinusunod ang utos ng tao? Alam niyo po ba ang mga langgam? Walang pinuno ang mga langgam. Wala silang pinuno. Nagkakaisa at kumikilos sila. Tingnan niyo po yung mga langgam. Kamangha-mangha po ito. Nakamamangha. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang. Hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Kapuspusan ni Kristo hanggang sa maging tulad kayo ni Kristo. Nagiging mas mature ka at higit pa. Individual tayong lumalago at lumalago rin ang church. Kapag lumalago ang church, ito'y gumagawa ng isang mahusay na gawain. Kaya ang ating church ngayon ay nangangaral ng ebanghelyo sa 78 na mga bansa sa buong mundo at nagpapadala ng mga misyonaryo. Nagkakaisa at nagtutulungan ang 222 churches sa Korea.
Kaya meron na tayong 870 churches sa buong mundo ngayon. Hindi ko na mabilang po lahat. Dahil dumarami ang bilang, lubos na nagkakaisa. Hindi ko rin po maintindihan. Dahil ito'y gawain po ng Diyos. Kung magkakaisa ang church, ito'y makakagawa ng dakilang bagay hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Kaya ngayon kapag lumalago ang mga tao, gumagawa sila ng mga bagay na hindi nila kayang gawin noong bata pa sila. Kapag ang anak ay nasa hustong gulang na, maaaring makatulong sa kanyang ama at pangangasiwaan yung kanilang negosyo, nung negosyo ng kanyang ama, para sa kanya. Ginagawa rin natin ang gawain ng Diyos kapag nasa hustong gulang na tayo. Ito ang nangyayari kapag tayo nasa Panginoon, sa isang Diyos. Isang Diyos po. Meron tayong isang Ama sa langit. Meron tayong isang pamilya. Ngunit iisa lamang ang Diyos. Bakit kaya napakaraming denominasyon ng mga taong naniniwala sa Diyos? Naririyan ang Roman Catholic Church, ang Greek Orthodox Church, ang Russian Orthodox Church. Kaya kahit sa loob ng denominasyong Katoliko, hindi sila nagkakasundo. Kaya't mayroon ding Anglican Church na nasa pagitan ng Katolisismo at ng Protestante. Gayun din, mayroong daang-daang mga denominasyon sa Protestante. Ang parehong mga denominasyon ay naglalaban sa isa't isa. Kung may pumunta sa US, kung lumipat ang isang Koreano sa US, may maghihintay agad sa airport at maghahatid sa kanila sa kotse. Bakit po? Para dalhin siya sa kanyang Korean church. Tapos meron nagsabi, "Hoy, dadalhin ko sana siya sa simbahan namin. Bakit mo siya kinuha?" Kung may pumunta sa Korean church sa US, naglalaan sila ng trabaho, nagtuturo ng piano sa kanilang mga anak, nagtuturo ng taekwondo, ay bakit po? Sinusubukan siyang gawing miyembro sa sariling simbahan. Ay, matindi po ito. Bakit gusto mong pumunta sa aming simbahan, pero dinala mo siya sa iyong simbahan? Tulad ng makikita mo, may mga away sa pagitan ng parehong denominasyon at maging sa pagitan ng mga pastor. Church po ba ito? Bakit napakaraming denominasyon? May nagsabi pa, "Hoy, bakit napakaraming denominasyon gayong lahat kayo naniniwala sa iisang Jesus?" Sinasabi ng mga hindi mananampalataya. Sabi ng mga Kristiyano na tama ang bawat isa, kaya hindi ko alam, kaya hindi ako naniniwala. Bakit? Magkaiba ang paniniwala nila at turo nila. Para maging isa dapat na pareho ang lahat, ang Espiritu Santo, ang pananampalataya, pagkakilala, pag-asa, at layunin ng buhay ay dapat isa. Kung gayon, kailangan nating maging isa. Kaya mayroon lamang isang taong tunay na naipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo na itinuro ng Espiritu Santo at ginagabayan ng Espiritu Santo. Si Jesus ay naging ulo at lahat ay nagiging isa para sa kapakanan ng Panginoon. Pag nakita nila, talagang mananampalataya ako, sabi nila. Bago din po ako naligtas, nangaral ako sa simbahan sa loob ng 2 taon. At ngayon po ay 60 taon na mula nang ako'y maligtas. At may mga bagay na natutunan ako sa pamamagitan ng karanasan. Natutunan ko po sa pamamagitan ng karanasan kung ano ang iglesia ng Diyos, kung paano nangyayari ang gawain ng Diyos, kung paano mahahayag ang gawain ng kaligtasan at kung paano nagtatapos ang gawain ng kaligtasan. Nakaayon po ito sa Biblia. Ito ay hindi teorya, totoo po ito. Mamamangha po kayo kapag nalalaman po ninyo ito. Tingnan po natin sa Efeso, sa chapter 4, sa verse 16. Babasahin ko po magmula sa verse 15. Efeso sa chapter 4, magmula sa verse 15. "Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo." Kaya humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, si Kristo. Ito po yung pamumuhay sa katotohanan na may pag-ibig ayon sa kalooban ng Diyos. Sa lahat ng bagay, lumalago tayo hanggang sa ulo ni Kristo. Siya ang ulo, yun po ay si Kristo. Si Kristo ang pinuno ng church.
Si Kristo ang pinuno ng church. Sa verse 16, na sa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Na sa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Kaya ngayon, ang tulong mula sa ulo ay bumababa hanggang sa mga daliri at paa. Paano po? Ang kamay mo ba ay nakakabit sa iyong ulo? Ang paa mo ba nakakabit sa iyong ulo? Hindi po. Kapag ang mga bahagi ng ating katawan ay nakakabit sa katawan, ang buong katawan ay natutustusan mula sa ulo. Lahat ng kailangan mo. Ng bawat litid. Bawat litid. Ang huling litid ng iyong daliri ay nakakabit sa pamamagitan ng litid na nasa itaas po nito. At ito naman ay nakakabit sa nasa taas at sa huli ay sa ulo. Alam ba ninyo kung saan ang gagaling ang tulong ng Panginoon? Minsan ang tulong ay direkta nang gagaling sa Panginoon, ngunit madalas ay hindi. Ang tulong ng Panginoon ay nagmumula sa mga brothers and sisters. Alam niyo po ba ito? Sa bawat litid, sino ang litid? Ito ang mga brothers at sisters na nasa tabi ko. Ang pagkaalam ng mga bagay at ang espiritual na biyaya at kapangyarihan ay binibigay sa pamamagitan ng brothers and sisters kapag tayo magkakasama. Kaysa palagi ba ninyo, naku, nag-iisa ako, ang biyaya ay mauhulog direkta mula sa langit? Kapag ang sanga ay nakakabit, ang nasa taas na sanga ay nakakabit sa mababang sanga. Ganoon din ang ating katawan. Kapag ang litid ay naputol sa gitna, may kakabit pa po ba ito? Pag naputol na, may kakabit pa ba? Alam po ba ninyo kung gaano kahalaga ang mga brothers and sisters? Sa pamamagitan ng brothers and sisters na ito, natatanggap natin ang pag-ibig, ang biyaya, at espiritual na kalakasan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. At may mga bagay akong magagawa kung susundin ko ang sukat ng bawat bahagi. Anong bahagi ng katawan ako? May kamay ng iglesia, paa ng iglesia, bibig ng iglesia. Alam ko kung ano ako. Sabihin nating gustong gawin ng kamay ang ginagawa ng bibig. Kaya, hoy bibig, mag-isa ka na lang na kumakain ha. Akong kamay, hayaan mo rin akong kumain. Sinabi ng kamay na humahawak lamang ng pagkain, ano ba ang makakain ng kamay? Hindi po makakakain ng kamay. Habang ang bibig ay nangangaral, sabi ng kamay, hayaan mo kong gawin niyan. O ayos po ba? Hindi po. Kung gustong gawin ng kamay ang hindi niya kayang gawin, hindi po magagawa ang gawain. Mayroong mga bagay na maaari nating gawin ng natural at ginagawa natin ito at hindi po ninyo kayang gawin ay hindi ninyo gawain. Kung ako ay nakakabit sa church, may mga bagay na natural kong magagawa. Ito ang sukat ng bawat bahagi. Kaloob po ito, isang kaloob. Ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Ang katawan ng Panginoon ay sa pag-ibig. Hindi ko po alam kung paano ito papaliwanag. Malalaman niyo po ito ng kusa. Kaya hindi niyo dapat iwanan ang katawan, ang church. Alam po ninyo ang katawan na nagbibigay ng sustansya, dugo, ugat, paglaki. Ito po ang lihim ng church. Ito po ay tunay na makalangit na biyaya. Kaya tingnan muli natin sandali sa Juan sa chapter 10. Juan chapter 10. Magmula verse 4 hanggang 5. Makikita din po ito sa screen sa Juan chapter 10. Verse 4 hanggang 5. Makikita po sa screen.
Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kadila at sumusunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kaya kapag lumalabas ang pastol, sumusunod po yung mga tupa. Noon po, nang bumisita ako sa Israel, nang nakakita ako ng kawan ng tupa, nangunguna ang pastol at pagkatapos ay sumusunod kaagad ang malalaking tupa. At pagkatapos ay sumusunod naman, pumipila naman yung ibang mga tupa. Kaya kapag pumupunta ang pastol sa kabundukan, mabato po ang daan, yung daan na nilalakaran ng mga tupa, kaya kawag-kawag. Nauuna ang pastol at susunod ang mga tupa. Noon po, nag-alaga ako ng mga kambing, ngunit hindi sumusunod yung mga kambing, kailangan pasunurin ng pastol ang kambing sa pamamagitan ng paglalagay ng lubid. Pilit na pinipigilan noong kambing na sumunod sa pastol. Tumatakbo po yung kambing na may sungay. At minsan tinutulak ng kambing ang amo niya gamit ang sungay. Hindi ko po alam kung gaano ito kasakit. Kung natamaan na po kayo ng kambing, ang tupa ay hindi po ganoon. Ang tupa ay sumusunod sa pastol. Sinusunod ang tinig ng pastol. Kaya kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa. Isang beses po ay nagpunta ako sa Turkey para sa isang paglalakbay sa Turkey, ay napakadaming tupa doon po sa bukid. Daan-daan po sila. Kinuha ng pastol ang tungkod niya at sinabi niyang, at sumusunod ang mga tupa sa kanya. Kaya lumapit ako sa kanya at sinabi kong, pakiusap. Ipasuot mo sa akin ang mga damit mo. Ang damit niya ay gawa sa balat ng tupa. Para itong coat, sinuot ko rin ang sombrero niya. Kinuha ko ang tungkod at gaya ng pastol, ginaya ko ang tunog na ginagawa niya. Ay hindi man lamang ako tinignan ng mga tupa. Ano kayong ginagawa niya? Hindi naman ikaw, ang aming pastol. Kaya kung hindi po dahil sa pastol na nakatayo sa tabi ko, maaaring nagtakbuhan na po sila sa takot. Kaya ayon sa Job chapter 12 verse 11, hindi ba sumusubok ang mga salita ng pandinig gaya ng ngalangala na lumalasan ng pagkain kapag may nakain po kayo? At kung masama o kakaiba ang lasa nito, iniluluwa po natin ito. Niluluwa natin. Gaya ng ngalangala na lumalasan ng pagkain, sumusubok ang mga salita ng pandinig. Ang mga naligtas ay kayang kilalanin, subukin ang kanilang mga tainga kung ito ba ay tinig ng pastol o sa iba. Alam nila kung ito ba ay tinig ng Panginoon o hindi. Para doon sa mga hindi ligtas, ano mang sabihin mo sa kanila, kapag mayroon kang sinabi na katulad ng nasa Biblia, sinasabi lang nila na amen, amen. Sabi nila amen. Kapag may sinabi ka na nasa Biblia, sabihin nila amen, amen. Ngunit hindi nila nauunawaan. Kaya pagkatapos ninyo makatanggap ng kaligtasan, magagawa niyo pong makilala kung ang isang mga ngaral ay naipanganak na muli o hindi, kung ang itinuturo ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo o hindi. Hindi po ninyo susundin ito kung mali. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kaya maaaring may isang pastor na ginagalang ninyo ng labis, ngunit pagkatapos maligtas, sinasabi ninyo, mali siya. Hindi po dahil kayo ay naging mayabang na, kundi dahil ang inyong tainga ay nabuksan. Magagawa na ninyong makilala at maunawaan ang mga bagay-bagay. Kaya, mali yan. Sinasabi ng nangangaral, kapag nagsikap kayo, ay makapasok kayo sa langit. At pagkatapos sasabihin na, pinili na kayo bago pa ang mga panahon. At saka sasabihin, maliligtas kayo kung sasampalataya kayo. Ay hindi ho pare-pareho ang mensahe nila. Bakit po? Dahil maging sila mismo ay hindi nila ito nauunawaan. Kaya nagkahalo-halo na ang mga bagay-bagay na sinasabi nila. Sasama po ang loob ninyo at hindi po ninyo matitiis ang kanilang mga sermon. Pagkatapos na maligtas, nahiisip mo na, pupunta ako sa harap at makikipag-away. Ngunit sa halip, hindi mo na sila susundin kailanman. Kaya pagkatapos ng maligtas, ang taong noon ay may relihiyoso lang na pamumuhay, wala na siyang pagpipilian kundi ang pumunta sa ating church. Kahit na hindi ka welcome dito, hindi ka aalis dito. Bago po tayo lumipat dito, ang ating church building sa Bangbidong, ito po ay
apat na palapag na gusali at ginagamit natin ang ikatlo at ikaapat na palapag. At kalaunan ay naging masikip na po ito at wala nang lugar para sa mas marami. Kaya ang lahat, maging yung hagdan ay puno na. Nang panahon po na yun, nakikinig tayo ng sermon sa FM radio pa. Nakaupo sa may hagdanan sa hallway, nagpupunta ang mga tao mula sa bandang Ujongbu o bandang Cholwon sa napakalayong lugar. Kaya kung nais nilang pumunta sa church, kailangan nilang pumunta ng maaga. Hindi na sila dumadalo sa dating church na malapit lang. Pumupunta ba sila dahil sa pilitan? Napakaraming tao, wala nang lugar upang tumanggap ng higit pa sa mainit na panahon at noon wala pang aircon. Pinagpapawisan kaming lahat, ngunit nagtitipon pa rin kami upang makinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos sa maligtas, ang ating mga tainga ay nabuksan at hindi tayo mabubuhay ng hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung sakaling nakatira sila sa malayo, pumupunta sila sa church ng madaling araw at uuwi ng gabi. Ngayon ay nagtayo na sila ng kanilang local church buildings. Kaya halos 20 taon pa lang po ang nakakalipas mula nang lumipat tayo dito. At 20 churches na sa loob ng paligid ng Seoul ang naitatag. At dahil sa COVID sa panahon ngayon, mukhang marami pang bakanting upuan. Ngunit noon ay punong-puno ang church building na ito. Eh para sa mga malalayong lugar, sila ay naging independent na at ilan naman ay hindi pa. Sinabi ko sa kanila na maging independent na rin, ngunit kasama pa rin natin sila ngayon. Balang araw, kailangan ko silang pagtayuin ang sarili nilang church building. Nagbibigay ako ng sermon sa tuwing Linggo, tama po ba? Tuwing Miyerkules, lahat ng churches sa Korea, pinapakinggan ang parehong sermon na ito. Nanire-record tuwing Linggo, pagkatapos ng Seoul Central Church, ang Gwangju Church, ang pangalawang pinakamalaki. Napakalaki po. Ang church building nila ay malaki. Sa Seoul Central Church ay may halos 40 pastor, mga 43 o 42. Ang Gwangju Church ay may 35 o 36 na mga pastors. Kahit na marami silang pastors, pinapakinggan pa rin nila ang recorded na sermon mula sa Seoul Central Church. Hindi ko hiniling na gawin nila ito. Kung ganoon, paano ito nangyari? Naisip ng mga pastors na upang magkaisa ng pananampalataya at kaalaman, ang pagkakaroon ng parehong sermon ay kinakailangan kaya nagdesisyon sila ng ganito. Kaya walang sino man po ang nagtakda ng ganoong patakaran o nag-utos ng ganoong mga bagay. Hindi lamang ito sa mga churches po natin dito sa Korea, ha? Kundi maging sa ating mga churches overseas, yung mga overseas churches. Ang sermon po na ito ay sinasalin ngayon sa English, sa Chinese, sa Spanish, at maging sa Tagalog at sa marami pang ibang mga lingwahe. Kaya lahat ay nakikinig po sa sermon na ito. Bakit po? Pinapakinggan natin ang iisang tinig, ang tinig ng Panginoon at sinusunod ito. Kung papakinggan ninyo ay malalaman ninyo kung ito ba ay salita ng Panginoon o hindi. Nagsasalita ba tayo ng mga tanyag na mga salita? Bakit natin ito gagawin? Binabasa natin ang Biblia at sinasabi ang tungkol sa Biblia sa madaling paraan, gaya ng nakasulat. Ang madaling sermon ay isang magandang sermon. Ang philosophical o literal na nilalaman ay hindi na kinakailangan. Kung babasahin ninyo ang salita ng Diyos sa sarili ninyo, madalas ay hindi ninyo ito madaling maunawaan. Gaya ng nagluluto tayo ng pagkain na may mga ingredients na ang mga matatanda at bata o sino man ay madaling makain ito at tunawin ito. Naghahanda tayo ng sermon na madaling maunawaan upang tulungan silang maunawaan ng Biblia. Ganito po ang sermon, walang espesyal. Ngunit hindi sila susunod sa kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa Kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Nakamamanghang talata po ito. Naririnig natin ang tinig ng Panginoon at ang Espiritu Santo ay pinaparinig sa atin ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salitang ito. Kaya kapag Linggo, pumupunta ba tayo sa church upang mapakinggan ng pastor? Mapakinggan sa pastor ang isang magandang sermon? Hindi po, kundi upang pakinggan ang tinig ng Panginoon, upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Ako rin ay nakikinig sa tinig ng Panginoon habang inihahanda ang aking sermon. Maging sa pagtulog ko, naririnig ko po ang tinig ng Panginoon. Kaya sinulat ko ito kaagad pagising ko upang hindi ko ito makalimutan. Pinag-iisipan ko ito ng paulit-ulit dahil natatakot ako na makalimutan ko po ito. Kaya sinusulat ko ito kaagad. Kung minsan ay hindi po ako makatulog habang pinag-iisipan ang tungkol sa mga salita ng Diyos. Kaya tinuturuan niya ako sa bawat oras. Tinuturuan niya ako sa bawat oras. Paano po? Tinutulungan niya ako na madaling maunawaan ang mga salita ng Biblia.
Tingnan po natin sa Juan sa chapter 10, verse 14 hanggang 15. Verse 14 po, nasa screen. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Ako ang mabuting pastol. Kilala ni Jesus ang mga tupa at ang mga tupa ay kilala si Jesus, ang Panginoon at pastol. At sa verse 15, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama. Gaya ng pagkakilala ng Ama kay Jesus, gayon din si Jesus nakikilala ang Ama. Gaano ba natin kakilala ang isa't isa? At ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Nakikilala natin ang Panginoon at sinusunod siya. At ang Panginoon ay ang pastol na ibinigay ang kanyang buhay para sa mga tupa. At ibinigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Tingnan niyo po yung sa verse 16. Maaari rin po kayong tumingin sa screen sakaling hindi po ninyo ito mahanap. Sa verse 16 po, maaari po kayong tumingin sa screen kung hindi nyo po ito mahanap. Verse 16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Wala sa kulungang ito. Una sa lahat, mayroong ilan sa mga Israelita na naligtas. Dito po ang kahulugan ay nangangahulugan na kulungan ng tupa. Alam nyo po ba yung bakod? Kapag gabi, ay inilalagay ang mga tupa sa kulungan at ang pastol ay binabantayan ang pintuan. At natutulog siya doon sa harapan ng pintuan. Bakit po kaya? Upang hindi makapasok po yung asong gubat, kaya't binabantayan niya ito. Gayunpaman, ang sinasabing meron pang ibang tupa na wala sa kulungan, ibig sabihin ay ang ebanghelyo ay naipapangaral sa mga taong naligtas sa Israel. At ang ibang tupa maliban sa atin ay ang napakaraming hintil na naligtas. Sila ang ibang mga tupa. Ang ibang mga tupa na wala sa kulungan. Mayroon akong ibang mga tupa. Kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Kaya ngayon, sa mga naligtas ay papakinggan ang tinig ng Panginoon, ang pastol at magiging isang grupo. Ang grupong nakasentro sa pastol. Sila ay magiging isang kawan na mayroong isang pastol. Dapat kayong mapasama sa kanila upang maprotektahan. Ang pastol ang magpoprotekta, mag-aalaga at gagabay sa kawan. Kung sila ay aalis sa kawan, sila ay lalapain at papatayin sila ng mahihilap na hayop. Alam niyo po ba yun? Sa kawan po, ang Panginoon ay ang nagpoprotekta at mag-iingat sa atin. Mag-aalaga sa atin at gagabay sa atin. Gagabayan niya tayo. Kaya nga, ang church ay inilarawan na gaya ng puno ng ubas at mga sanga, ng ulo at ng katawan, ng pastol at ng kawan ng mga tupa. Sa ganito po inilalarawan ng Biblia ang church. Alam niyo po ba yun? Dito ay sinusunod natin ang Panginoon. Ayon po sa unang Samuel chapter 17 verse 34 sa bandang ibaba, si David na dakilang hari ng Israel, noong una ay isang pastol po sa Bethlehem. Inaalagaan po niya ang mga tupa doon. Mayroon pong isang sikat na tula na nakalagay po sa mga awit 23. Ito po yung tula ni David. Sa mga awit 23 verse 1 and 2, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa lunti ang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng tubig ng napahingahan. Kaya kung paanong iniingatan ako ng Diyos ay iniingatan ko ang mga tupa. Si David po, kung minsan kapag ang isang leon o kaya'y oso ay dumating at lapain ng tupa at kapag ito'y tumatakas na, isunusundan niya ito. At pagkatapos ay inahabol niya ito, nilalabanan upang mabawi ang tupa mula sa bibig po ng leon. Hinahabol niya. At sinasaktan niya upang mabawi po yung tupa mula sa bibig ng leon. Sinabi niya na kapag ang leon ay sinusubukan dumaluhong sa kanya, ay kanyang hinahawakan sa panga at sinasaktan at pinapatay. Alam niyo ba na tanging si Samson lang ba yung nakipaglaban sa leon? Si David, ang batang si David ay pinatay ang oso at inililigtas ang tupa mula sa bibig ng leon.
Dahil sa kapangyarihang iyon, inatalo niya si Goliath at pinatay. Ang Diyos na nagligtas sa akin mula sa bibig ng leon ang magliligtas sa akin mula sa bibig ni Goliath. Ang paggapi sa kamatayan. Ang David na ito ay anino ni Jesus. Si Jesus lamang nakipaglaban at nagtagumpay laban kay Satanas upang maprotektahan tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas. At ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Siya mismo ang dumurog sa ulo ni Satanas gaya ni David na pinugot ang ulo ni Goliath at namatay. Ang Panginoon ay ang hari ng mga hari. Siya na ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At siya pong nag-iingat sa atin. Ibig sabihin ay dapat tayong manatili sa loob ng mabuting pastol, ang pastol na nagligtas sa atin. Bago tayo naligtas, sinasabi sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Tayo noon ay mga tupang naligaw, namuhay sa sariling paraan. Kung lalakad kayo sa daang iyon hanggang sa huli, ito'y patungo sa impyerno. Subalit sa 1 Pedro 2:25, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Kaya ngayon ay hindi na tupang ligaw, kundi nasa pastol natin. Ang tagapag-alaga ay siyang pumoprotekta sa atin. Nakabalik na sa Panginoon, naging isang kawan na may isang pastol. Kaya tayo po ang mga tupa na pinapakinggan ang tinig ng Panginoon at sumusunod sa Kanya. Alam niyo po ba yun? Opo, hanggang sa katapusan. Sigurado po ako na nakita na ninyo ang larawang iyon. Nakakita na ba kayo ng tupa na sumusunod sa tupa kapag ang pastol ay humahayo na bitbit ang tupa sa kanyang dibdib? Ang Panginoon po ay ang ating mabuting pastol. Tayo ang mga tupa na iniligtas niya. Naway pangunahan tayo ng Panginoon patungo sa langit. Hindi kayo maaaring umalis sa grupong ito. Alam niyo po ba yun? Mayroon pa pong napakaraming salita na gaya nito. Kaya nga, ang mga naligtas ay dapat munang matutunan ang namanatili sa Panginoon ng maigi. Hindi po kayo maaaring umalis. Ipagpapatuloy ko pong sabihin ang tungkol dito. Marami pa po akong gustong sabihin. Dapat kayong magpatuloy na matuto. Manalangin na po tayo. Mahabagi naming Amang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na nagligtas sa amin na mga lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan. At hinanap mo kami ng mga naligaw at ngayon, Ikaw Panginoon ay ang aming mabuting pastol. Nag-aalaga sa amin, pumoprotekta sa amin, nag-iingat sa amin, at gumagabay sa amin hanggang sa kami ay pumasok sa iyong kaharian. Ikaw po, Panginoon, ay kasama namin, ang banal na Panginoon, na nag-iingat sa amin sa pamamagitan ng iyong salita at kapangyarihan upang ang aming pananampalataya ay lumago sa church na siyang katawan ng Panginoon upang kami ay makapamuhay sa nalalabi naming buhay ayon sa salita ng Diyos at kapangyarihan ng Panginoon sa church. Kaya pakiusap, protektahan at gabayan mo po kami upang walang sino man sa amin ang maligaw mula sa banal na kapulungan po na ito. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.